mo ang sarili mo kakayahan. Tumuklas ng ibang bagay, wag limitahan sa pagbuo ng iyong pangarap, wala sukutan. So bali coach, yung ganun wala pa. Yung yung Don Bosco sa Discord, pero nasaan na sila? Nasa room lang, pero yep. Sila sa room. Dugong haraya, talaga subok na yan. Kahit pa nung una, mahuli man ako sa laro. Kahit ako pa antay.
and I'm at peace cause I know that my dreams my sanctuary. Back in the road, chat. Yes, hello and welcome. This is the Raya Youth Developmental preseason games of the Kairos Cup. Yes, hello and welcome. This is the Raya Youth Developmental. We have Don Bosco School of Manila up against Tabernacle of Faith Christian Academy. Gagawin nila ng drafting. With me is Ka Bieber. Hi, Ka Bieber. Kamusta ka, Ka Bieber? Tito Rai? Yes. Mabuti lang naman ako, Tito Rai. Hello, I am your host. By the way, I am your host, Tito Rai. And with me is Ka Bieber. Okay, nag-banning na sila, no? Ang unang binan ng TFCA, okay, I see Alice, right? And si Chu. Yes, Tito Rai. Yes. Chu. At para sa Don Bosco, Team B, mm-hmm, ay yung bagong hero. Pinatsingla ba, Tito Rai? Okay. Hindi ko alam paano i-pronounce. Pero ayun, interesting. Okay. Di ko rin alam, Tito Rai. Okay, sige, ayos so, na yun. Para sa akin, Tito Rai, interesting. So, kung ito, hindi mo masak- ulit. Esmeralda. Ulit, okay. Kasi, Esmeralda na. Okay. So, goodbye. So, ano kaya ang ifo-focus ng TFTA para sa kanilang first pick to ride? Yes. Sa tingin mo, ano ba una nilang ipipick? Well, or ba tank or para well, sa'yo lang, Tito Rai? Well, based dun sa nakita natin, no, na first preseason game nila against Mayfield, right? They were a well-organized right team. No, they attacked yes, right away. At yan, kita natin, di ba? Mm. Diba, inuha si, nila ang parsa si, para sa first pick nila, Tito Rai. Yes. Alam mo naman kung gano'n yung parsa na pinakita players. Don Bosco, Manila Team A. Napakalakas na team flip. Yes. Sabi na lang, Tito Rai, pinakita si Jong at si Joe Head. Oo, si Joe para Head. Para sa akin, Tito Rai, ito yung offline nila, Tito Rai. Yes. Okay. Alam naman natin kung gaano kalakas. Sige, okay lang yan. Okay, sino kinuha ngayon? Si Akai? Alright? Na isang si fighter. Akai at X-Borg. X-Borg. Yes, Tito Rai. Si X-Borg ba isang fighter rin? Yes, Tito Rai. Yes. Napas- Depende na rin sa gumagamit. Nandito rin pala kasama si Kaosh at si Ka Joseph. Oh, Joseph. Nandiyan pala si Ka Joseph and si Kuya Osh. Kamusta kayo dyan? Medyo hello, malabon. Tito Rai. Oh, Tito Rai na. Tito Rai ka na daw eh. Oo nga eh. Hindi, baka misleading eh. Hindi naman ako coach dito, di ba? Nakakalain nila kung sino ako magaling na coach dito. Okay, kinuha ng Don Bosco si Benedetta. Okay. Si Benedetta. And first ba nila si Khalid? Si Khalid, alright. Yes, Tito Rai. Binan si Khalid. Nakikita ko dito sa Don Bosco team, di kulang na lang dito nila ay isang tank at isang support, Tito Rai. Okay. At sa kabila naman sa TFC, core at isang fighter pa kanina. Pero let's see, kunin ba nila si Brody? Sino to? Oh, Brody. Si Brody. Nakita na previous games natin, Tito Rai, si Brody. Sinapasit na 4 yan. At dito naman sa kanila, kukulin na nila si Lance. Lancelot. O si Lancelot. Uh-huh. Or si Lee. Grabe, napakasakit. Napakasakit na hero na yan, Tito Rai. Okay. Pero let's see kung ano ang diskarte ng TFCA dito. Ano, atake ba ito kagad? Mukha eh, no?
May mukha nga Tito Ray. No? Pero napaka-interesting tong lineup na to para sa TFCA, para sa akin. Okay. Dahil meron silang dalawang support dito na si Farsa at si Luigi. Let's see kung ano yung gagawin nila dito, Tito Ray, kung paano nila lalaruin ang mga champions nila. Yes. Let's see. This is a best of three match for this afternoon. We are on our first game. And nakita naman natin, palagi sa first game, sino will draw first blood. At sino ang gagawa ng adjustments for the second game para ma-force natin ang game three. Let's see. Or will it be a sweep for this afternoon? Okay, may last minute changes pa ba nangyari? Okay, so a recap nga ng lineups natin, Cab Heber. Sa TFCA, Coach Tito Ray, meron para sa kanilang, meron silang Akay, Farsa, Harit, Ekbot, at Lugi. At sa kabila naman, Johed, Yung, Midora, Vendetta, at Ekbot. Napaka-interesting itong mga lineups. Okay. Yes, of course. Ang Don Bosco, kailangan natin makita. We saw how organized Don Bosco was, right? Tito Ray. Yung team A ng Don Bosco. Let's see how they fare with team B naman dito. Okay? Let's find out in a while as we start the first game. Shortly. Yes, Tito Ray. Napaka-interesting talaga pag may mga bagong teams. Din, kasi wala tayong expectation. Wala tayong backing. Well, we were surprised with Don Bosco A, di ba? How fast they were. Yes. Di ba? Yung off lane nila, bilis. Okay. Yes, Tito Ray, at yung rotation nila. Okay. Here we go, here we go. So, game 1 para sa labanan ng TFCA against Don Bosco Manila team. Okay, TFCA, makita natin naka 1-3-1 formation sila. And so does Don Bosco. Okay. Yes, Tito Ray. At para sa Tito Ray, napakabago ito makita na nilagay ng TFCA si Farsa sa offlane. Kasi alam mo naman natin, lagi pang support post daw. Oh, technical committee. Tayo. Sige. We'll just pause. Siyempre, hindi natin may iwasan minsan ang ating technical difficulties. So we'll be back in a while. Tito Ray, team 1 po. Level na dapat maabot, di mo pwede na makuha yung pagkaikita ko na magpasubok sa pagsubok. Pagbalaki na ang humarap sa'yo, tsa na nga ako matok. Lampasan mo ang sarili mong kakayahan. Tumuklas ng ibang bagay, wag limitahan. Sa pagbuo ng iyong pangarap, walang sukotan. Ibuka iyong pagpaklipad, walang hanggan. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Dugong haraya, talaga subok na yan. Kahit pa nung una, mahuli man ako sa laro. Kahit ako pa antaya, tiniya ko na lahat. Sa aking pangarap sumugal. At kahit pa naipi medyo matagal, wala na kuha madali pag di ka nagtagal. My eyes are always on the prize, man. Take it, don't leave it, just roll the dice. Call me visionary, call me visionary. And I am legendary. Call me visionary. Okay, and we're back. Okay, mukhang okay na tayo with our internet connectivity. Okay. Hindi talaga naiiwasan Tito Ray na magkaroon. Okay, we're back. Nandito si Farsa. Hey, oh, yan na naman tayo. Sige. Ulit. Okay, sige. Let's be patient. Growing pains natin ito. Dapat na tulungan sa sarili mo noon. Panahon na nga ngayon para baguhin na lahat. Nakatanda ng pagbagsak na bago ka't muli sinula. Sa libro na pagulat doon ko lahat ni lahat. Na di ka pwede na manalo ng panalo na tamad. Call me visionary, call me visionary. Ako ang misyonaryo ng pangarap. Call me missionary. Binigyan kahulugan sarili ko na paraan. Call me dictionary. And I'm at peace cause I know that my dreams my sanctuary. And we're back, ladies and gentlemen. Let's go to our main arena. First match between TFCA and Don Bosco School of Manila. Okay, nakita natin dito si Farsa. Okay, tignan naman natin ang mid lane.
As of now, Tito Ray, nakikita natin First Blood para sa Para sa Don Bosco, right? Yes, Tito Ray. Sino ang nadali doon? Nadali ang top lane ng TFCA. Okay, nagwagi doon si Benedetta ba? Yes, Tito Ray. Oo. Here we go. Okay, yan na ulit. Top lane, bakbakan na ulit. Walang humpay na bakbakan sa top lane. Balik lang tayo. Score is now 3-0 in favor on Don Bosco Manila. 4-0 na po, Tito Ray. 4-0 na. Stand corrected. Na nakikita ko, Tito Ray, na naglalag ang mga ibang men, ang mga ibang players natin. Hindi natin, yes, Tito Ray, hindi natin maiiwasan dahil abala muna dito ang Don Bosco sa at masyadong malalim. Masyadong malalim ang Johead ng Don Bosco at it leads him sa kanyang pagkamatay. 1-5 para sa TFCA. Ngunit sa top side, 6-1 na. Yes, Tito Ray. Retaliation na, ng Don Bosco. Na solo kill na naman ng Vendetta. Pero almost 3,000 ang lamang nila sa gold count. Lamang na ang Don Bosco na 3,000 sa pag-farm nila ng gold. Right? Yes, okay. Tito Ray. At makikita natin dito ang Don Bosco ay sinisimula na naman ng turtle. Parang nung game, nung last game ng Tito Ray, focus sila sa objectives din. You are true. That is true, no? Very disciplined ng players ng Don Bosco. Alam nila kung anong gagawin nila to function as a team. Right? So, ganun rin tayo nakikita natin dito sa Team B ng Don Bosco Manila. Okay. Balik tayo sa action. 1-9 na ang labanan. Ay. On dominance here, superior dominance ng Don Bosco, just like we saw Don Bosco A ng ating preseason game last week against Holy Spirit School. But Holy Spirit School, naka-bounce back sila. Nakabalik sila ng game 2. Okay, dito dapat gumawa na ng aksyon ang TFCA, kung hindi ay mapupuruan sila talaga, or is it pinapanood lang nila ang tendencies ng Don Bosco. At nakita naman natin sa last flash, Tito Ray, napakasakit ng damage output ng Luigi. Ngunit naubos pa rin ang TFCA. Ubus pa rin. 3-13 in favor of Don Bosco Manila. Parang basketball lang, Tito Ray, no? Natambakan. Pero buti sana kung 2-3 ang labanan dito, eh, no? Hindi, piso-piso lang dito, eh. Diba? At ang Torre ay 2-0 na ngayon. Lamang na lamang ang Don Bosco Manila over TFCA. Ganun din sa gold count, almost 6,000 or 6,500. Diba? Ang lamang ng Don Bosco. Mukhang dinando-dominate nila itong unang laro natin, Kabiber. Least to say, yes, bakit ano ang ginagawa nila na kailangan ay subuin ng TFCA should they want to make a comeback. Kailangan nila, Tito Ray, na mag-regroup sa kanilang strategies, Tito Ray. Nakikita naman natin napaka-dominance ng Don Bosco Manila B sa larong ito. Dapat nila gawin dito ay mag-regroup, mag-farm muna at iwasan ang mga mistakes. At katulad niyan, Tito Ray, nakita natin, masyadong overextend ang Johead. Kaso pinapasok na lang sila sa Torre, Tito Ray. Oo. Napakalakas talaga ng Vendetta, Tito Ray. Yes, yes. Pero yes, let's see kung makaka-comeback ang TFCA. Pero mahirap yata maka-comeback dito, eh, no? Pag natambakan ka ng ganyan, it'll take, what, a major miracle for you to come back dito, 17-4.
siguro. Yes, Tito Rai. In five minutes. In 6 minute mark. 6 minute mark. 474. As nandito na sila, kumakatok na. Napakalapit na nila dito sa base ng TFCA. Yes, Tito Rai. At nakita natin ang flicker. Second skill ng Johead. Napakaganda niya, Tito Rai. Dito na tayo, no? Nagbabakbakan na sa gitna. Mukhang dito na sila nag-concentrate ng kanilang action. Ngunit wala pa rin, Tito Rai. Napaka taas na, napakalaki na yung difference ng Don Bosco sa TFCA, Tito Rai. 13,000 para sa TFCA, 24,000 para sa Don Bosco. At kumakatok na sa pintuan, nangangaruling na ang Don Bosco dito kontra TFCA. napitas nila ang Brody, Tito Rai. Bukod doon, oh, napitas pa ang Brody. So, but talk about matters, di ba, getting worse for TFCA. Ayun pa. They can only 520. Do so much. Kailangan nila, ayun, Tito Rai, mag-death muna kung ako sa TFCA. Napakaganda naman ng kanilang team comp dahil marami silang pang wave clear na pwede ipag-death. Malakas ang kanilang wave clear, Tito Rai. Sa tingin ko, kung ganun lang gagawin ng TFCA, makaka-comeback sila dito, Tito Rai. Kailangan nila ng full defensive mode. Dito, I think, pero, this is a lost cause. Masasabi mo ba pag ganito? Pag-aaralan mo na lang ang tendency sila? Ganun na lang ba? Ganito na lang ba ang discarte niyan? Hindi natin masasabi, Tito Rai. Pero para sa akin, Tito, kung ganito ang aming na yung team, so balay sa next game kami magre-reflect kung ano yung mga magre-reflect, strength. No? Magre-reflect muna kayo. Kung ano mga strengths and weaknesses ng team na nakalaban namin dito, Rai. Siyempre, medyo tricky ngayon. It's an unknown opponent, di ba? Yes. Pero nakita naman natin ang gano'ng kalupit ang Don Bosco A. Right? And mukhang Don Bosco B na rin. Di ba? Mukhang walang pinagkaiba to. A or B. Parehas na malupit ang Don Bosco. Kita natin, no? Nasa kanila na ang turtle. Bam! Okay, it's a 12,000 gold lead for... At kumakatok na ng mga napitas ang parsa na paghusay ng Johan sa kanyang flicker second skill. And just like that, right? Just, si Parsa yes, na, damay na. Okay. Tignan natin ngayon dito sa doorstep ng TFCA base. Kumakatok nga ang Don Bosco sa third turret ng shutdown para sa Edward. Sec double kill, Tito Rai, para sa TFCA. Nakita natin kung gano'ng kalakas ang Luyi at Farsa, Tito Rai. Napakalakas ng damage output nila. At sa isang iglap, napatay nila, mapapatay nila ang buong Don Bosco squad. Yes, they should make a comeback with this move. They should capitalize on this one. They should really capitalize on this one. Ano ba yun? Yes, nag-overextend? Nag-overextend ba ang ano dito, ang Don Bosco? Hindi ko masasabi, Tito Rai, pero para sa akin, napakalakas ng Luyi para sa teamfight. Grabe yung damage output na nakita natin kanina, Tito Rai. Pero na-shutdown ng Vendetta ang Luyi. Well, score 10-24. Well, Don Bosco is, yes, still in control. I think they regained. Yes, Tito Rai. Nasa nila pa rin ang... Unti nga lang. That was a scary moment. Baka mamaya biglang, like what we saw with Don Bosco A, di ba? Nung biglang nag-overextend sila. At makikita natin sa bot side, masya-shutdown ng nila ang X-board. Double kill para sa Brody. Grabe. From 20,
from 12,000 gold difference to 6,000 gold difference na lang. Oh, let's see if they can. Pero makikita na. Balik ulit tayo na dito. I think it's just a matter of time. Umakyat bahay na dito ang Don Bosco. Diba? Hindi na to caroling. Diba? It's a takeover of their game house. One. I think it's just a matter of time. And here we go. Game 1 will go to Don Bosco D. Grabe. Napakasaya ng larong yan, Tito Ray. They had their moments, no? That was a scary moment, no? For Don Bosco B. Munti ka na sila doon. Kita natin yung stats. Napakaganda pinakita ng lahat ng Don Bosco, lahat ang players ng Don Bosco dito rin. Sa offlane, sa court, pati sa kanilang rotation, napakaganda dito rin. Kaya masasabi ko, napakahusay niyo lang lahat ng Don Bosco, napakaganda ng kanilang coordination and teamwork, pati sa kanilang rotation. At sa kabila naman, kaya masasabi ko, kailangan nila mag-refresh sa game. Ano yung gagawin ng nagkaroon tayo ng trouble sa ating ano. At sa internet, kailangan nila may internet connection. Ano yung gagawin ng sa internet connectivity nila, kanilang gagawin. They have to solve that one way or another. Alright. So, sa ating pagbabalik no, ng ating Kairos Cup preseason matches, of course, ang ating test broadcast. Subukan na natin ang ating equipment at ang ating technical know-how sa pag-gamecast. Kaya pasintabi lang po sa mga nanonood kung medyo nagkakaroon pa tayo ng problems ngayon. It's okay. Okay, we're just testing things out. Pagbabalik, we'll have our game 2. Let's see if TFCA can adjust and force a game number 3. That will be on your way in a short while. Pagbabalik, we'll have our game 2. Let's see if TFCA can adjust and I am legendary. Call me visionary. Call me visionary. Hey, hey, hey. Tawagin mo kong Agila. Kasi mga mata ko'y nakalock na. Pag meron akong gusto na kuwain, nakafocus sa aking mata at nakazoom na. Tawagin mo kong Agila. Kasi mga mata ko'y nakalock na. Pag meron akong gusto na kuwain, nakafocus sa aking mata at nakazoom na. Sino ba dapat talaga tawagin pag ikaw'y nawala na sa dapat tadaan na tinataksa. Ngayon hindi ka dapat natumulad sa sarili mo noon. Panahon na nga ngayon para baguhin na lahat. Nakatada na pagbagsak na bago ka't muli sinula. Sa libro na pagulat doon ko lahat ni lahat. Na di ka pwede na manalo lang panalo na tamad. Call me visionary. Call me visionary. Ako ang misyonaryo ng pangarap. Call me missionary. Binigyan kahulugan sarili ko na paraan. Call me dictionary. And I'm at peace cause I know that my dreams my sanctuary. Purchase your track today. Lahat bago ko to simulan, nakasulat na ang dapat puntahan. Alamin mo kung saan ba ang dapat nadaan. Kahit na mahaba pila, huwag magtulakan. Ayos lang ang mahuli, huwag isipin ang mali. Pag ikaw ay nadapa, bangun lang ulit. Nasa palad mo lahat, huwag ka lang magingat. At hiya mo na tagumpay sa'yo o mangulit. Ibang level na dapat maabot, di mo pwede na makuhi. Ang pagkaikit ako na magpasubok sa pagsubok. Pagpalaki na ang humarap sa'yo, at siya na nga akong matupak. Lampasan mo ang sarili mong kakayahan. Tumuklas ng ibang bagay, huwag limitahan. Sa pagbuo ng iyong pangarap, wala sukotan. Ibuka iyong pagpiklip at walang hanggan. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary.
lukong haraya. Talaga subok na yan kahit pa nung una. Mahuli man ako sa laro kahit ako pa antaya. Tiniya ko na lahat sa aking pangarap sumugal. At kahit pa na itim medyo matagal, wala na kuha madali pag di ka nagtagal. Tagal. My eyes are always on the prize, man. Take it, don't leave it, just roll the dice. Call me visionary, call me visionary. And I am legendary. Call me visionary, call me visionary. Hey, hey, hey. Tawagin mo kong Agila. Kasi mga mata ko'y nakalock na. Pag meron akong gusto na kuha, nakafocus sa aking mata at nakazoom na. Tawagin mo kong Agila. Kasi mga mata ko'y nakalock na. Pag meron akong gusto na kuha, nakafocus sa aking mata at nakazoom na. Sino ba, sino ba, sino ba dapat talagang tawagin pag ikaw'y nawala? Nasa dapat tadaan na tinataksa ngayon. Hindi ka dapat na tumulad sa sarili mo noon. Panahon na nga ngayon para baguhin na lahat. Nakatada ng pagbagsak na bago ko't muli sinulat. Sa libro na pagulat doon ko lahat ni lahat. Na di ka pwede na manalo ng panalo na tamad. Call me visionary. Call me visionary. Ako ang misyonaryo ng pangarap. Call me missionary. Binigyan kahulugan sarili ko na paraan. Call me dictionary. And I'm at peace cause I know that my dream's my sanctuary. Purchase your track today. Lahat bago ko to simulan. Nakasulat na ang dapat puntahan. Alamin mo kung saan ba ang dapat nadaan. Kahit na mahaba pila huwag magtulakan. Ayos lang ang mahuli, huwag isipin na mali. Pag ikaw ay nadapa, bangon lang ulit. Nasa palad mo lahat, huwag ka lang magingat. At hayaan mo na tagumpay sa'yo o mangulit. Ibang level na dapat maabot. Di mo pwede na makuhi ang pagkaikit. Takot na magpasubok sa pagsubok. Pagbalaki na ang humarap sa'yo at siya na nga akong matok. Lampasan mo ang sarili mong kakayahan. Tumuklas ng ibang bagay, huwag limitahan. Sa pagbuo ng iyong pangarap, wala sukatan. Ibuka iyong pakpiklipad, walang hanggan. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Lukong haraya, talaga subok na yan kahit pa nung una. Mahuli man ako sa laro kahit ako pa antaya. Tiniya ko na lahat sa aking pangarap sumugal. At kahit pa na itim medyo matagal, wala na kong humadali pag hindi ka nagtagal. My eyes are nice eyes lang natin ang ating server. Alright, for our game number 2, let's see if PFCA can make the necessary adjustments to force a game number 3 for this afternoon. Okay, ngayon naman, makakasama natin ay si Kuya Joseph and Kuya Osh. Okay, kamusta kayo dyan, guys? Okay, good evening sa'yo, Tito Rai. Ay, naku, nandito bigatin to si Kuya Joseph. Isa pang bigatin si Kuya Oshi. Nandiyan si Kuya Oshi? Nawala. Siguro kumuha mo lang ng mamimeriendang snack. Okay. Kuya Joseph, ano napansin mo sa laro ng TFC? Rather, the victors of game number 1, si ang Don Bosco Manila. Ang ating short analysis sa game na yung kanina talaga, grabe yung ginawa ng Don Bosco when it comes sa pag-delay ng buff. So, ano ba yung pag-delay ng buff? So, ang ginawa diba yung Johed, nakita niyo, Johed is a fighter, tapos meron siyang ejector na second skill. Yep. Ginagawa niya is lagi niya binabato yung buff ng Harit, yung blue buff nila. Kaya ang nangyari sa Harit is, sobrang napapatay siya ng Eudora, kaya nalidelay siya. Samantalang yung Brody, tuloy-tuloy ang farm, tuloy-tuloy lang makuha lahat ng jungle niya. So, ang, kasi malakas ang potential invade ng kabilang team dahil meron silang Johed and Eudora, and ngayon nasa meta yon. And meta is like yun yung pinaka ginagamit ng mga heroes ngayon. And medyo hindi napagandaan ng TFCA yon sa game 1. Kaya lumamang agad sa early game ang Don Bosco. Doon nagsimula ang malaking pag-angat nila sa gold. Ang bilis nila umatake. Yun rin na nangyari sa ano, game number 1 natin. Sige, tira, magpa-draft pick na tayo. Ito na ba next step natin? Kuya Josa. So we will now go to the game 2. Hindi pa siya nag-i-start actually. Oo nga. Tara na.
Mamaya, abutin tayo ng ano. Let's go, Zach. Just start waiting the for the host. Pakisabi na lang sa host kay Mr. Zach Abad. Host, start. Here we go. Okay, we are now. So, ang first draft pick is mapupunta ngayon sa Don Bosco Manila. They are on the blue side. It means sila ang may first band. So, ang first band natin is sila ang may potential second two band. At mamaya, ma-unlock ang third band on the third pick. So, ang first band ng Don Bosco Manila is Farsa, which is a mage support. Malaking ano yan sa mid lane natin. Sige. So, yan. Siyempre, kanina gumawa si Farsa, di ba? Muntikan siyang makakuha ng momentum kanina with TFCA. Ngayon, they learned their lesson at binan nila on their first ban pick, right? Okay. Sino actually, magandang plan kanina ng TFCA when it comes yung Farsa. Ginawa nilang offlane. Kasi hindi lang na-capitalize dahil nga nagagank siya agad ng Yuzong, hindi kinaya. Sayang yung potential pick nila doon. Offlane nila eh. Okay, sino naman ang binan ng ng TFCA rather? Binan ng TFCA is YZ or Yuzong. Ito sa fighter. Fighter siya, nagiging dragon. And then ang sunod naman na ban ng Don Bosco Manila is an Esmeralda. Which is a tank mage siya ngayon. So, nasa fourth ban na ang TFCA, sino kaya ang pipiliin nilang ban? Kung ikaw ay magbaban, kung ikaw ay member pa ng TFCA team. Kung ako TFCA, baban ko na lang dyan, Brody. Si Brody. O kaya Johead. Brody or Johead. Hindi ko kakayanin yun. Any of the two. Pero sa ayaw ka dito kay Yuzong. Ayan. Ay, si Chow. Sa ayaw sa Yuzong. Pero sa Chuban, medyo hindi ako sangay sa Chuban na yan dahil nerf na ang Chu. Nerf means parang kumbaga pinahina na siya ngayon sa meta. Wala na, hindi na siya gaano, nasaan siya? B plus meta. Pero ang Chu ba, medyo hindi maganda yan ano. They opted si naman, for Johead na naman. Another Johead pick for the boss to Manila. Ayan na, si Johead na. Let's see if he can make damage for in favor of Don Bosco Makati and Don Bosco Manila rather. And let's see if they can have a sweep for this afternoon. Okay. Kung ako sa TFCA, kukuha ako ng Valir or Lunox to counter the Johead. Alright. Let's see. They have 10 seconds to do that. Okay. They have... Okay, offliner. Tamus. Kumuha na sila ng offliner, which is Tamus. Nakukuha na sila. And second pick is an X-Borg. So, inuna nilang offlanes nila. Sinecure na nila. Maganda na rin yun para sa TFCA. Pwede sila maubusan. Okay. With the pick... ng Don Bosco Manila. Well, wala pa. Kumukuha na sila ng support. Sinisecure nila ang support. Secure na nila. Matilda. Kumukuha sila ng Matilda. Interesting. Ikaw ba, ginagamit mo ba ito si Matilda? Matilda, nasa meta ngayon yan. Grabe mag-support yan. Tsaka nice. Damage niya. Another Khalid pick for Don Bosco Manila of laner. Di natin sure kasi ngayon ang Khalid ginagawang tank support na rin minsan. So let's wait for the gameplay ng Don Bosco Manila. Okay, now it's TFCA's pick. Sino ba yung kanina? Kung ako sa TFCA, kumuha na sila ng core nila dahil support on support. Medyo hindi ata tugma yon dahil may support ang kabila, kumuha pa sila ng support ngayon. Ano kayang strategy ang kanilang iniisip dito? Okay, if they can... So, final ban for TFCA. Ano kaya ang final ban ng TFCA? Okay, one more ban. Ang TFCA magbaban. Ikaw, sino yung baban mo? I'll ban a core na lang talaga. It's either Roger or Brody. Brody. Alice. Offlane. Nagban sila ng offlane. Ang maganda kasi dito, di pa sila nagkakakilala. Wala sila alam sa mga picks ng kalaban. Kaya nagkakapaan pa lang sila. And kaya importante itong mga preseason matches natin para magkaamu yan. Para pagdating natin sa mismo season, di ba? Meron tayong idea. Okay, binan naman nila si Benedetta. Ang Don Bosco ng Benedetta. Benedetta, strong core ngayon yan. Tsaka offlane, mahirap talaga yan. Dahil puro ano yan, puro immune yan. Grabe immunity ng hero na yan. So, picking ngayon ng TFCA. Nag-Claude pick. Claude is a marksman. Okay. Naka-retribution. Okay lang naman yan dahil wala gaanong
kung ako sa Don Bosco Manila, kukuha na lang ako ng hero na may stun or merong crowd control. Kailangan din yan para sa mga malalambot na heroes, squishy heroes ng Tefiro. So ang core naman na kinuha ng Don Bosco is ISS or Yu Sanshin. Marksman Assassin yan. Marksman Assassin yan, Coach Tito Raz. Alright. I'm doing my notes, no? Siyempre, hindi naman yan. Katulad ng ano eh. Yeah. Oh, sila Lapu-Lapu, nice yan. Fighter. Philippine Pride. Philippine Pride natin. Represent. Lapu-Lapu. And the last pick goes to Atlas. Any changes na gagawin dito? Kapalitan na kaya sila. So, ayun, tama na nga. Complete na ang ating hero setup. I assume magiging Lapu-Lapu Kalibian yan niya offlane. And then 1-3-1 for the both teams. Pareho silang 1-3-1, which is funneling method for the Cloud and for the YSS. So, pagalingan na lang sa early game yan. Sa early game, we can say lamang ang YSS, pero Cloud yan, we cannot say that. Cloud talaga, nakakabaligtad ang laro yan. Okay, so, YSS, Lapu-Lapu, Matilda, Khalid, and Johed for Don Bosco Manila, while dito naman sa TFCA, it's Louie, Tamus, Cloud, Atlas, and X-Borg. Okay. Will TFCA Dorsal Rubber Match Game 3 or will Don Bosco Manila sweep this afternoon preseason match? Let's find out in a while. Dukong haraya, talaga subok na yan kahit panong una. Mahuli man ako sa laro kahit ako pa antaya. Tiniya ko na lahat sa pagkakalat. So welcome to the Land of Dawn. Ito na, start ng ating first game. Here we go. So the enemy reaches the battlefield. Okay, this is game number 2. Ating preseason match between Don Bosco Manila and TFCA. Don Bosco Manila is on top. One game. So on the X lane is the Lapu Lapu. So, explain po, yun yung lane na mas mabilis makapag level 4 ang mga heroes ng God lane. Doon mas makakayaman ang mga heroes. It can be a pseudo core. Ang pseudo core, kumbaga para siyang, kung meron tayong funnel, pseudo core ang pangalawang magbubuhat sa game dahil siya ang mataba siya ng heroes, siya marami din siyang load. Now, on the First blood. Tama nga, si Kuya Joseph. Nag-break na nga ang Johed saka ng Khalid. Yun ang potential invade na ginagawa. Napakalakas ng Johed. Kung masakit pa doon, ang nabigyan isang ating funnel ng KFCA. Plus the tank. Use Atlas and the Cloud. Sobrang madidelay ang KFCA nito. Tignan nyo, samantalang ang call ng Don Bosco. Tignan nyo, pag-alala lang. Farm-farm lang, no, Kuya Joseph? Amang farm-farm. Ito talaga dumado. Well, it's an early 2-0 lead, just like what happened in game number 1. Mahirapan talaga ang Claude dyan dahil ang mga buffs na kinukuha sa dyan. Napakaganda ng ginagawa ng Don Bosco para sa pag-delay. Yan ang kulang natin. Saka rest po. Wala silang rest pa talaga. Kumbaga sa amin, ML na ML. ML na ML ang Don Bosco. Batak! Kita mo naman, no? They are really doing it systematically, right? Yung mga kunat ng Khalid. Ayun, napatay na din. Grabe po yung Khalid. Yung number of Lord, final.
di nakuha na naman. Kaso, ganun siya sa level. Gawa niya sa level. Ay! Cloud level lang pala. Ground up level lang. Cloud. Okay, tingnan natin sa bot lane. And the bot lane, dimash po ng Joy, tsaka Matilda, or Natalia. At sa gitna naman, Lord, nakuha niya ang kill. Lord. Tuloy-tuloy po nilang laban. Sinabi talaga yung potential invade ng Don Boss. So, tignan natin. Oo. Ito lang aasal lang ninyo and Tito Rai, ito lang naman. Well, wala ang masasabi doon, napakalakas ng Don Bosco talaga. They're very aggressive from the get-go. Don, what a play by Johan. Grabe yung ejector nga doon. Ejector was on point, sabat niya model. Tapos ang kanyang tiraga, wala na siyang tiraga armor, which is yung shield niya. O Tito Rai. At grabe, successful ang ginawa ng Rosco, napatay nila ang Claude. Grabe natin, makikita natin dito ko yung Joseph kung gaano ka-aggressive ang Don Bosco Manila. Grabe Kuya Bivo, hindi mo Kuya Bivo ginagawa ng Khalid, napatay niya. Napatay niya. Lord. With the first grabe na. Sakit ang Khalid tsaka Joyd mong grabe, napakaganda ginagawa ng Don Bosco Manila sa pag-delay ng core. At nakikita natin dito, level 4, level 5 pa lang ang CFCA. Ngunit nice step, Berglund. Ngunit sa Don Bosco, nasa level 7 na sila. Level 7? Pinakamababa dyan eh, level 5. Ito rin Kuya Bibs, di natin napansin, nag-turtle na, second turtle second yun turtle, na. Second turtle, oo. Oh. Pwede, so the para sa kanila. 5K! Ang galing yung praktisado ata tong Don Bosco team B, Ito rin. Yeah. Para parang team A lang din. Napakaganda din na. Malapulapo, nakakuha ng bloodlust off. Samantalang offlane ng CFCA. Nakakapos pa sa build. Wala pa siya. Hindi ko siya nakabuild na. So, we can say TFCA, Ito Rai and Kuya Bibs, mahina ang damage sa early game ngayon. Wala silang potential damage. Yes, indeed. Samantalang ang Khalid goes for the Blade of Despair or the BOD and yung lapu-lapu meron ng Bloodlust Axe. Yeah, makita natin how aggressive Don Bosco is at, from the get-go. At nakita natin dito, in-invade na naman ng Don Bosco. Hindi talaga niya na pinapa-farm si Claude. Hindi na pinapagalaw. Hindi na pinapagalaw, 1-4 na ang Claude ng TFCA. Grabe yung Don Bosco. Systematic, right? Systematic ang kanilang, ano lang, ang daloy ng kanilang laro, no? Ito yung sinasabi sa amin na tinan mo yung base ng TFCA, makakalbo na. Ubus na yung... At ulit na sabi namin kanina. Ubus na yung story ng TFCA. Eto na naman sila, nangangaruling na naman dito, no? Nangangaruling na naman dito, no? Nangangaruling na naman medyo malalim doon. Masyadong malalim. And then the Khalid. Masyadong malalim. On Bosco, grabe naman yung Matilda. Nakita nyo ba yun? Na flame shot ng Matilda ang Claude. And that is a big, good exchange for Don Bosco Manila. Dahil two, ano naman tayo nila? Two of lanes. Ay, one tank and one of lane for a core. Patay ng Matilda ang Claude. With the flame shot. At ito na ang Don Bosco. Well, it's much kumakatok like kumakatok na, Tito Rai, kumakatok na po sila. Oh, much like what happened in game number 1, right? The adjustments pa ginawa ang TFCA for this second game. Actually, yung ginawa nila, same lineup lang. Tuto sa potential invade. Yun ang mahirap. Valir dapat or Luno para hindi maka-invade ang Johed.
Well, mukhang ano na lang to. Again, it's just a matter of time bago na naman makuha ng Don Bosco Manila itong larong ito. And, well, let's see if TFCA can pull off a miracle and make a comeback. Kailangan paabuti ng TFCA itong game ng 14 minutes. Dahil 14 minutes ang sabi ng Alicia. Na, ang bakbakan ng killing spree. Naku, grabe yung laban. Three down versus two. Ito ang laban natin. So, ang buhay natin sa Don Bosco. Fourth and back. Lato-lato. Samantalang tatlo po ang buhay. Okay, and the export. Ito na, yung masabi mo sa class na yon. And Kuya Beavis. Well, bakbakan lang eh. Well, walang nanalo. Di ba? Hindi. Oh, Kuya Osh. Ito si Kuya Osh. Yan ang core ko dati. Si Kuya Osh. Ano masabi kaya ng core natin dyan? Yan na naman. Ang bakbakan natin dito. Pero grabe ko Kuya Joseph, yung dami siya output ng Louis, yung last crush, no? Yeah, iba talaga yung Louis, grabe yung ano niya. Nakita natin yung damage. Yung hila niya, grabe yung hila niya. Grabe, napakalakas ng itong hero na to, Kuya Joseph. Nahihigop lahat ng players nila. And in the same time, nagdikit-dikit sila, kaya... Oo, maganda yung ano doon, yung ginawa ng Louis. So nag-load ng wife eh, solo lord, kakayanin na kaya ito. Mukhang kaya ito, naka-retrofill. So first lord is down for the number of people. And for 2-1 second mark. Kaya ito i-back ng TLC. Hindi pa sanctuary lord. Ang sanctuary lord, ayun yung humahampas sa base ng kalaban. That is 12 minute mark. So nakuha niya ang lord ng 9 minutes. So itong lord hindi pa ito hahampas. Ganito. At saka malakas din ang clear wave clear ng TFCA. Maganda ang wave clear ng TFCA dahil malaki potential nila. Meron silang blue tsaka X-ball. Madali nilang mag-detect ito. Tumakas na po lahat ang pwede tumasok. At saka bumasok na po lahat din ang Uy! Nakita mo yun? So, dalawa po. So, kinasama natin yun. Yun. Ito nang pa sa dahil masina nila. Ayun. Pagsina mo. So, X-Bone. Atlas. Kahit kasi tayo titalo lock, pero kumayaw tayo. Ito na, it's just a matter of time and here we go. Game 2 is finished and Game 2 was taken down by the Don Bosco Manila with a 2-0 lead on TFCA. And that's it, actually. It's just a best of 3 for this preseason match. Three. Just to get an idea. And as we see, our statistics. Our MVP will go to Hughes. 5-0-5-3. ED, bets, and assist. Pantalang sa KFC. MVP natin, even natalo sila, which it's Skyden, which with a 5-5 stage. So maganda, ano sa'yo mo, Coach Rai, sa magandang laban na yun? Well, ang kailangan gawin ng TFC, I think, is more practice, no? I believe yung lineup nila ay nagkaroon ng adjustments, no? So, well, nagkaroon pa sila ng last minute adjustment just before our game, no? So they have this Christmas break to get their acts together, right? Nakita naman natin kung gaano kalakas and gaano ka-organize ang Don Bosco schools, no? Well, ganun yung level natin as of now that TFCA has to adjust to, right? So it's a good thing that
we have these preseason games, so at least they have a level, no? They have a bar on how what level to reach, ano yung mga strategies na ginagawa ng ibang team. So therefore, ayun, may direction ng kanilang gagawin na practice, no, for the coming few days or few weeks habang bakasyon tayo from school. And I hope they can get their acts together by when the season comes. But of course, we have more preseason games in store for you. So therefore, yon, more avenues for improvement, hopefully, okay, for before the season begins. Ikaw, ano makikita mo? May about Don Bosco Manila naman, Kuya Joseph. Don Bosco Manila, we can say na Don Bosco is, alam nila yung meta. Alam nila yung galaw ikot, which is yung invade, tapos yung mga offlane na, kumbaga batak, yung mga batak na offlane, ginagamit talaga nila, hindi nila pinamimigay sa kalaban. Tapos yung banning nila, mas ma, we can say na mas mautak ang ginagawa ng Don Bosco ngayon sa buong game dahil alam nila yung heroes ng kalaban, nirespect nila dahil kanina, nagbaban sila ng mga hero na nagamit na kanina. Samantalang itong CC on the other side, kulang sila sa communication, tsaka yung hindi nila na pagandaan yung invade na ginawa nung ano. Dahil ginawa na nga nung game 1 ng Don Bosco yon, tapos di pa sila nag-adjust. Kaya kung ano yung nangyari ng game 1, ganun din yung nangyari sa game 2. Laking damage na nagawa ni Johit. Johit talaga. Johit, respect ban. Sabi nga sa amin, respect ban. Kung sino yung nagawa ng game 1, iban mo na sa game 2. Oo, di ba? Pero nagtaka nga ako bakit hindi nila binan si Johit, di ba? Parang mas they opted for Broden, Alice pa nga. No, then, binan nila yung dalawang hero na yun. Samantalang Johit is actually, we can say, siya ang nagbuhat ng game. Oo. Solid yung kanilang game. Kaya ang bilis lang kagad nung game, di ba? It's an early... Ang bilis ng ikot ng core nila dahil sa Johit at saka sa support. Johit na nagdadala doon. Oo. Okay. So, thank you very much for watching this afternoon. Again, guys, for all our viewers, no? You may visit our website at www.harayasports.com for more information about the Haraya Youth Dev. And of course, we're going esports dahil tayo dito ngayon. Currently, we are in our lockdown and, well, we discovered more sports to bring to you. So, thank you very much for joining with us. And of course, with me, andyan pa ba si Kuya Beaver? Kuya Beaver, any last words? Kuya Beaver, counting you, baka naman. Shout out. Thank you sir, okay. Lahat ang nanonood. And shout out sa Minit Burger at Mountain Dew. Yeah, wala tayong ano pa dyan. Darating rin tayo dyan. Okay, so Kuya B, thank you very much for organizing this. All right. Andiyan rin ba si Kuya Jay? Kuya Josh? Si Kuya Oshi? Mas Kuya Oshi. O, nagpunta na ba siya doon sa kasal? Natuloy ba siya doon sa kasal? Yes, nasa kasal ba yata ako? Sa bride na ata, coach. All right. And of course, si Kuya Joseph. Si Osep, any last words? Hello sa inyo. At ako naman siguro makakasama sa mga susunod pang mga games natin sa Kairos League. Yon. Tumbosis na to, tandaan nyo na. Wow, markahan na natin yan. Markahan na natin yan. Of course. Thank you very much for joining us. Okay, this has been your Tito, Coach Tito Ryan. Okay, bringing to you the preseason matches of our upcoming Kairos Cup. Maraming salamat sa ating two teams who played for today, Don Bosco Manila B and TFCA, Tabernacle of Faith Christian Academy. Until our next preseason games, maraming salamat to all our viewers out there. We'll see you around. Stay safe, folks. And we'll see each other soon. Thank you. Bye-bye. Good night sa inyo.